Sa pong pinagpalang Biyernes ng gabi sa inyong lahat diyan, mga mahal kong kapatid, diyan sa TCI Alcor. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na kahit po tayo ay magkakalayo sa oras na ito, ay maaari tayo pong sumamba sa Espiritu at sa katotohanan sa ating butihing Diyos. In real time, tayo po ay magkakasama sa isip, sa puso, sa diwa. Magkakasama tayong ngayon na sumasamba sa ating Panginoon at nakikinig ng kanyang mga salita. At purihin po ang Panginoon dahil sa patuloy po niyang pag-iingat sa atin sa ating pang-araw-araw na gawain. Siya po ang nagbibigay ng ating pang-araw-araw na provision. At siyempre pa po, siya ang nagpapagaling sa ating mga karamdaman. Kaya purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan, hindi lamang po sa atin, kundi sa lahat ng kanyang mga anak at sa lahat ng mga tao. Atin pong itutuloy yung ating series ng Knowing the Real Gospel. At sa pagkakataon pong ito, ang tutunghayan po natin ay yung tinatawag ng mga Kristiyano na Order of Salvation. Meron pong mga events sa kaligtasan na magkakasunod. At ito pong pag-aaral natin ito ay tulad ng mga nakaraan nating pag-aaral, ito po ay pag-aaral na tumatalakay po sa tamang paraan o tamang order ng salvation sa pagkakataong ito na ating topic. At ito po ay ating pag-aaralan para makita natin na yung pangkaraniwang unawa ng mga tao tungkol sa order of salvation, lalo na ng mga Kristiyano, yung pangkaraniwang pangunawa po sa Order of Salvation ay hindi po naaayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po tayo ay mag-aaral ngayon. Aalamin natin kung ano yung tunay na Order of Salvation at ano yung mga events sa salvation, yung salvation events. Ano yung mga events na yan na kailangan nating malaman ang pagkakasunod-sunod para po hindi tayo naliligaw. Okay? At ang ating pong key passages ay masusumpungan po, ayan, diyan sa ating key passage na nagsasabi po, "Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you receive and in which you stand, by which also you are saved." So dito po makikita natin na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng mabuting balita ng Ebanghelyo. "For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures." Ito po yung definition ng Bible tungkol sa kung ano yung tinatawag na gospel. Ito po yung buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon para po sa ating kaligtasan. Yan po ang tinatawag nating ebanghelyo o gospel. Okay? At yan po ay i-expound natin yung meaning nito sa ating pong mga susunod na sandali ng pag-aaral. Ating pong aalamin ano itong gospel na ito at ano yung mga gospel events po na ating dapat malaman. Yan. Ito po yung pag-aaralan natin. Apat na puntos po ang pag-aaralan natin. Salvation is revealed in the gospel. Ang kaligtasan po ay nahahayag sa ebanghelyo.
Yan po ay dapat na laging malinaw sa ating isipan po yan. Salvation is revealed in the gospel. Yan. At pagkatapos, the order of salvation is found in the gospel. Yan po ay ipapaliwanag natin kung bakit masusumpungan sa ebanghelyo ang order of salvation. Ang salvation events po ay nasa ebanghelyo na hayag, yung salvation events. At yung order of salvation po ay matatagpuan sa ebanghelyo. Yan. Ngayon, sa pangatlo, ang sabi po diyan, salvation must be distinguished but not separated from the benefits to the believers. Meron pong salvation at merong benefits of salvation para dun sa mga sumasampalataya sa ebanghelyo. Right? At yan po ay ating bibigyan ng paglilinaw dahil ito po, dito po madalas na nagkakaroon po ng confusion. Akala ng maraming Kristiyano, yung benefits ng salvation, eh yun ang salvation mismo. Ipapaliwanag ko yan mamaya kung bakit mali yan. Ang salvation dapat hiwalay. At yung benefits nito ay dapat ma-distinguish natin. Right? Pero hindi pwedeng paghiwalayin ito. Pagka sinampalatayanan mo yung salvation na ginawa ni Jesus Christ, merong benefit yan sa'yo. Right? Yan din po ay pag-aaralan natin. At pag-aaralan natin, ano yung mga dangers po? Dangers of finding the order of salvation outside the gospel. Okay? Kailangan malaman natin, meron po talagang dangers. May panganib. Ha? Kapag hahanapin natin yung order of salvation outside the gospel. Okay, so bago tayo magpatuloy, hingin po natin ang patnubay ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na kanya pong sinugo para tayo po ay bigyan o akayin sa katotohanan. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa gabing ito na muli ay binigyan niyo po kami ng pagkakataon na marinig muli ang ebanghelyo at ito po ay maipaliwanag sa amin yung tinatawag na order of salvation o yung pagkakasunod-sunod ng salvation events. Maraming salamat Panginoon na patuloy kang nagpapakahayag sa amin. Patuloy ka naming nakikilala bilang tagapagligtas at kung papaano po ang kaligtasang ginawa ninyo para sa amin. Palayan niyo po ang aming pag-aaral na ito, pangunahan kami ng Banal na Espiritu na siyang umakay nawa po sa amin sa katotohanan. Siyang magbukas ng aming puso at isipan upang amin pong maunawaan ang mga bagay na aming pag-aaralan sa gabing ito. Ipagpatawad Ama ang aming mga pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So ngayon, itutuloy natin yung ating pag-aaral. Okay? Ang salvation po ay nahahayag sa ebanghelyo. At yan po ay napakalinaw. Alright? Ang gospel po na tinatawag natin, ang mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesukristo ay yung buhay na sakdal ng ating Panginoong Hesukristo, yung sakdal na pagsunod niya sa kalooban ng Diyos para sa atin yun. At yung kanyang kamatayan sa cross para sa kabayaran ng ating mga kasalanan at yung pagkabuhay po niyang muli sa ikatlong araw bilang pagtanggap ng Ama doon po sa ginawa niyang pagliligtas sa atin. Okay? So, yan po. Ang ebanghelyo ay walang iba kundi yung buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo para po sa ating kaligtasan. Okay? Ang ebanghelyo po ay tinatawag sa Efeso 1:13, the gospel of your salvation, ang mabuting balita ng inyong kaligtasan. Ito rin ay tinatawag na the power of God unto salvation doon sa mga sumasampalataya rito. Sa Romans 1:16 yan. So, yung salvation po
ay kailangang hanapin natin sa gospel. Okay? At malino naman, yung gospel po, yan ang kwan. Dahilan dito ay naligtas tayo, ang sabi sa atin po, nang tayo ay sumampalataya sa Ebanghelyo. Okay, ngayon, alam po natin na yung gospel events, okay, ay yung una, yung pagkakatawang tao ng ating Panginoong Kristo, yun ang simula ng buhay ng ating Panginoong Kristo bilang tao. Right? Tandaan po natin yung mga napag-aralan na natin na ang tao ang nagkasala. At kung may tutubos sa atin, right, sa Diyos, sa hustisya ng Diyos, kailangan tao rin ang tutubos. Gaya limbawa, yung tutubos sa kamatayan natin, right? Tao ang nagkasala, tao ang dapat mamatay. So kailangan po yung tutubos sa atin, right? Eh, tao rin. Kaya kailangan pong magkatawang tao ang ating Panginoong Kristo. Doon sa sinapupunan ni Virgin Mary, yun po ang simula ng buhay ng ating Panginoong Kristo bilang tao na tagapagligtas natin. Okay? Yun ang simula, yun ang beginning ng life ni Jesus Christ. Kaya pag sinabi natin, the gospel is about the life, right? Kasama po yung one, simula ng buhay, right? At saka yung kamatayan niya at yung kanyang muling pagkabuhay para sa ating kaligtasan niyo. Okay? So, alam natin po na ang ating Panginoong Kristo ay nagkatawang tao para tayo tubusin. Tubusin mula saan? Ayan. Para po tayo tubusin mula sa dalawang kahilingan ng Diyos na kailanman ay hindi natin maipagkakaloob sa Kanya. At ito po yung perfect obedience sa will ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, para po tayo ay mabuhay magpakailanman kasama ng Diyos. Kailangan po natin ng perfect obedience. Yan ang hinihingi. Ang sabi ng Diyos kay Adam at kay Eva, right? Sa sandaling kayo ay kumain niyan na pinagbabawal na bunga, right? Kayo ay mamamatay. Ang ibig sabihin po, minsan lang na magkasala ang tao, ang bayad niyan ay kamatayan. Isang kasalanan lang po, na-disqualify na ang tao, right? Sa eternal life. Kung hindi nagkasala si Eva at saka si Adan, tinupad nila yung ipinag-utos sa kanila. Hindi nila sinuway. Aba, eh dapat sana hanggang ngayon buhay sila. Ha? At hindi mamamatay hanggat hindi po nagkakasala. So yung pong eternal life ay nakasalalay po sa sakdal na pagsunod, ha? Sa kalooban ng Diyos. Yun ang hinihiling niya sa atin. Pero, dahil tayo po ay nagkasala na sa katauhan ng ating unang mga magulang, ang nailipat nila sa atin ay yung kanilang mortal body, kaya tayo namamatay physically, at yung kanilang corrupt na nature, yung sinful nature nila, yun po ang nailipat sa atin. Okay? Kaya tayo po, hindi na talaga tayo pwedeng magkaroon ng perfect obedience dahil from the beginning of life, talo na tayo. Okay? May sinful nature na tayo. So, hindi po tayo pwede talagang magkaroon ng perfect obedience. Ang ibig sabihin ng perfect obedience, hindi ka nagkasala from the beginning of life in your mother's womb until you die, hindi ka nagkasala kahit minsan. Yon ang tinatawag na perfect obedience at yun po ang hinihingi ng Diyos sa bawat taong nilalang niya. At dahil hindi natin naipagkaloob yun, ibig sabihin, nagkasala tayo, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan, dumating ang pangalawang kahilingan ng Diyos sa atin, yung death. Right? So ngayon, tutubusin tayo ng ating Panginoong Kristo, ang ibig sabihin, siyang tutupad sa kalooban ng Diyos ng may kasakdalan para sa atin. Dahil hindi na natin magagawa yun. At siya rin ang mamamatay para sa ating kasalanan dahil kung tayo po ang magbabayad noon,
magbabayad tayo for all eternity. Ang ibig sabihin, patay tayo for all eternity. Okay? So ang Diyos ng sa katawang sa na nagkatawang tao sa ating Panginoong Jesucristo, siya po ang nagbayad ng ating mga kasalanan. So, yung pagliligtas po sa atin ay yung pagiging substitute ni Jesus Christ, substitute natin sa harap ng Diyos. Imbes na tayo ang hinga ng Diyos o directly tayo ang hinga ng Diyos nung kanyang perfect obedience para magkaroon tayo ng eternal life at para parusa sa ating mga kasalanan dahil nagkasala tayo, ang ating pong substitute, ang ating tagapagligtas, ang kumuha sa ating lugar para sa ganon, sa ngalan natin, para sa atin, ay tinupad niya ng sakdal ang kalooban ng Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Diyos, Ama, at siya ay namatay para sa ating kasalanan at binuhay siyang muli ng ating Panginoong Diyos bilang tanda na yung ginawa niyang pagsunod na sakdal at yung kamatayan niya para sa ating mga kasalanan ay tinatanggap ng ating Amang Diyos na nasa langit. Alright. So ngayong alam mo na yung kung anong ibig sabihin ng salvation, madali na pong maunawaan kung ano yung salvation events. Okay? Ito po yung mga salvation events dahil sa gospel natin makikita. Anong makikita natin sa gospel? Makikita natin sa gospel ay yung event sa buhay ni Kristo. Yung pagkakatawang tao niya, yung pagsakdal na buhay niya na pagsunod sa Diyos at yung kamatayan niya sa cross at muling pagkabuhay, yun po ang events na makikita natin sa gospel. Right? At yun po ang salvation events. Ayan. So ngayon, makikita po natin na ang unang salvation event ay yung pong pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang unang event. And that was the event na hinulaan po ng mga propeta. At nung panahon na ito ay matupad na, ito po ay ipinagdiwang hindi lamang po ng mga nakasaksi sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, kundi ito po ipinagdiwang ng kalangitan. Natatandaan niyo po yung mga anghel na umaawit ng ating Panginoong Jesucristo ay isinilang sa Bethlehem. Right? At nagbigay sila ng balita dito sa mga shepherds na yung ipinangako ng Diyos sa kanila na Savior ay dumating na at pinanganak na sa Bethlehem. Okay? So yun po ang unang event. At yan po ang event na atin pong sineselebrate taon-taon yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang unang event sa order of salvation. Okay? Ngayon, si Jesus Christ, nung siya ay lumaki na, right? At nag-umpisa na siyang mag-minister, doon nahayag yung kanyang perfect obedience sa Diyos. At ang mga pahayag sa atin ng mga nakasaksi sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay na sakdal. Ang sabi po, He did no sin. Wala pong wala siyang kasalanang ginawa. Neither was guile found in his mouth. Wala pong kahit na anong kasinungalingan na pagsabi ng hindi totoo ang namutawi sa kanyang bibig. Siya po ay nanatiling sakdal sa pagsunod hanggang sa kamatayan sa cross. Ito po yung second event sa buhay o sa salvation event, yung perfect obedience ni Jesus Christ sa kalooban ng Diyos. Yan po ang pangalawang salvation event. Ang una, nagkatawang tao siya dahil tao ang tutubusin niya. Ang pangalawa, nabuhay siya ng sakdal dahil yun ang hinihingi ng Diyos sa atin na hindi natin maipagkaloob. Wala tayong sakdal na pagsunod. Pero kailangan natin yun para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Jesucristo natin
ang nagbigay noon sa Diyos para sa atin. Yung sakdal na pagsunod ni Jesus Christ, hindi yun para sa Kanya. At hindi lang yun para bigyan tayo ng example kung paano sumunod sa Diyos. Yun po ay kahalili ng hindi natin pagsunod sa Diyos. Pinalitan ng ating Panginoong Jesucristo ng perfect obedience niya yung ating hindi pagsunod na sakdal sa Diyos. Okay? So yan po ang one. Yan po ang tinatawag nating pangalawa na event sa salvation history. Ang pangatlong event sa salvation history po ay alam nating lahat. Siya po ay naging masunurin ang ating Panginoon hanggang sa kamatayan sa cross. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesucristo ay sakdal mula sa pasimula ng buhay sa sinapupunan ng kanyang ina hanggang sa dulo ng buhay, hanggana ng buhay sa kamatayan. Ang ating pong Panginoong Jesucristo ay naging sakdal ang pagsunod. Ito po yung tinatawag nating pangatlong event sa salvation event. Yung kanyang kamatayan sa cross para po sa katubusan o parusa sa ating mga kasalanan para hindi na tayo ang maparusahan. Okay? At syempre pa, yung pang-apat po na event sa salvation event ay walang iba kundi ang resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, yan po yung pinakalundo ng salvation, ang resurrection ni Jesus Christ. Yan po yung pinaka consummation event ng salvation. Ito po yung pang-apat na salvation event. Okay? At ang ibig sabihin po nito, na nabuhay muli ang ating Panginoong Jesucristo, ang ibig po sabihin yan, nabayaran ng lahat yung ating pagkakasala. Right? Ang sabi po dyan sa 1 Corinthians 15, kung hindi nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo mula sa mga patay, nasa mga kasalanan pa tayo ngayon. Ibig sabihin, hindi pa nabayaran ang ating mga kasalanan. Hindi pa naparusahan ang ating mga kasalanan. Dahil kung hindi siya nabuhay, ibig sabihin, patay pa rin siya hanggang ngayon, nagbabayad pa rin siya ng kasalanan. Ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Hanggat patay ka, sabihin na yon, tapos na ang bayaran sa ating mga kasalanan. Wala nang kasalanan hindi niya nabayaran. Napakagandang kwento yan na balita. Ha? Kaya, kailangan po na itong events na ito ay maging malinaw sa atin. Ito po yung salvation events na nangyari po sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang pagkakatawang tao, yung kanyang sakdal na buhay, yung kanyang kamatayan para sa parusa ng ating kasalanan, at yung kanyang resurrection bilang patunay na lahat po ng hinihingi ng Diyos sa atin ay naipagkaloob na ng ating Panginoong Jesucristo at tinanggap na ng Ama para sa atin. Amen? Tingnan natin po yung salvation event sa picture. Di ba napakadaling unawain yan? Salvation event, order of salvation is in the gospel. Jesus became a man. Yan po ang unang event sa salvation event. Jesus obeyed God perfectly sa buong buhay niya. And then Jesus died on the cross. But then on the third day, Jesus rose from the dead. Yan po ang salvation history. Yan ang order of salvation. Alam niyo po, nakakapagtaka. Samantalang ang linaw-linaw naman ang banal na kasulatan na ang salvation ay nasa gospel. Ibig sabihin, yung mga salvation events nasa gospel. At pagka tinignan natin ang gospel, anong mga events ang nandun? Nandun yung buhay ni Jesus Christ. Ha? Nandun yung kamatayan niya. Nandun yung muli niyang pagkabuhay mula sa mga patay. Yan ang salvation events. At yan po ang pagkakasunod-sunod. Ha? Yan ang order of salvation. Nasa gospel mismo. Ang nakakalungkot po, ang daming inimbento po ng mga Kristiyano na
Ordo Salutis kung tawagin yan sa Latin, Order of Salvation. Ang iba nag-uumpisa ang kanilang Order of Salvation sa regeneration, right? Na kailangan daw ipanganak ka munang muli. Yun ang unang event sa kwan, sa salvation ng maraming mga Kristiyano. At pagkatapos, faith daw. Faith muna. Regeneration, tapos faith. Pagkatapos, justification, and then sanctification, and then glorification. Alam niyo po, ang salvation events nangyari sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo, hindi sa buhay natin. Kaya nga hindi po kwan eh, hindi pwedeng maging order of salvation yung mga nangyayari po sa ating buhay dahil hindi naman po yan ang salvation event. Kung yung mga nangyayari sa ating buhay gaya ng regeneration, ng kwan, ng sanctification, ha? Kung yan ang salvation event, aba, yung ibig sabihin yan, ang kaligtasan ay dito ginagawa. Hindi ginawa kay Kristo. Right? Hindi po. Malinaw ang banal na kasulatan. There is no salvation in any other except in Jesus Christ. Tapos sasabihin mo, dito ginagawa sa katauhan mo ang salvation? No. It was done in the person of the Lord Jesus Christ. Kaya nga po ang gospel ay tungkol sa ating Panginoon. Right? Yung life, death, resurrection niya. Yun ang salvation events. Yun ang mga events na nakapagliligtas. Hindi po yung nangyayari sa ating buhay ang nakapagliligtas. Hindi po tayo naliligtas sa pamamagitan ng gawa. Ang ibig sabihin niyan, hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Eh kasama yan yung mabubuti natin gawa sa buhay natin. Eh hindi po nga dito tayo naliligtas. Kundi naliligtas tayo, ayan, ang linaw-linaw po. Yan ang apat na salvation events. Yan ang tamang Ordo Salutis. Jesus became a man, Jesus obeyed God perfectly, and Jesus died on the cross and rose again on the third day. Yan ang Ordo Salutis na nasa gospel. Pagka ang Ordo Salutis po ninyo ay wala sa gospel, at tinitiyak ko po sa inyo, ang regeneration, hindi po yan kasama sa gospel. Ang sanctification, hindi yan kasama sa gospel. Ang glorification natin, hindi yan kasama sa gospel. Malinaw ang banal na kasulatan pagdating sa gospel. The gospel is about Jesus Christ. It's not about the believer. Hindi yan tungkol sa akin, hindi yan tungkol sa inyo, hindi ang gospel ay tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Romans 1 verse 1. Right? Hanggang 3. The gospel concerning God's Son, our Lord Jesus Christ. Yan po ang gospel. The gospel is not even about God the Father. The gospel is not even about the Holy Spirit. Bakit po? Eh, hindi naman sila nagkatawang tao sa lugar sa para kunin yung lugar natin. Hindi sila nabuhay ng sakdal bilang tao na ibinigay yung sakdal na pagsunod sa Diyos. Hindi rin naman sila ang Ama at saka ang Holy Spirit. Hindi naman sila ang namatay sa cross. Although they are closely related to the salvation events, hindi po natin pwedeng sabihin na sila ay kasama sa gospel. Malinaw ang banal na kasulatan. The gospel is about Christ's life, death, and resurrection for our salvation. Wala nang dagdag pa. Right? So ngayon, kung gagawa tayo ng Ordo Salutis o Order of Salvation, kailangan tingnan mo, kunin mo yung Order of Salvation mo sa gospel. At yan ang Order of Salvation, yung four events na yan sa gospel. Jesus' incarnation, Jesus' perfect life, and Jesus' death for our sins, and Jesus' resurrection from the dead. Yan po ang gospel events na walang iba kundi ang salvation events. Yan ang order of salvation.
Nakakalungkot. Ha? Dun sa order of salvation ng mga Kristiyano ngayon. Kung hindi man mag-umpisa sa kwan, regeneration, yung mga kwan po, nag-umpisa sa regeneration yan. Yung mga reform na tinatawag natin, mga Calvinists. Nag-umpisa ang kanilang ang kanila pong order of salvation sa regeneration. Ang iba naman, nag-umpisa sa faith and repentance, pagkatapos yung sanctification, faith and repentance, regeneration, tapos sanctification, glorification. Ang salvation events po nila ay nangyayari sa tao. Man-centered po ang salvation na yan. Hindi Christ-centered. Ang Christ-centered na salvation ay yung tungkol sa events na nangyari sa ating Panginoong Jesucristo para sa ating kaligtasan. Yun po ang tunay na ordo salutis. Right? So, hayaan nawa na maging kwan po, maging maliwanag sa atin ito. Ano ang mga kwan po? Ano ang mga panganib kung hindi po natin maunawaan na ang tamang ordo salutis ay yung nangyari kay Jesus Christ, yung incarnation niya, yung perfect life niya, yung death niya, at saka resurrection niya. Kung meron tayo pong ordo salutis na nakalabas sa gospel, right? Abay, kwan yan. Malaking question mark po yan. Dahil ang gospel, nandun po ang salvation, right? The gospel of salvation, right? The power of God unto salvation, nandun sa gospel. Kaya ang ordo salutis po, kailangang nasa gospel. Wala po sa tao, okay? Ang gospel. Ang Ordo Salutis. Ito po yung mga kwan. Nasa hulihang slides tayo. At ito po yung mga kwan natin. Panganib, pagka tayo po ay hindi natin alam yung kwan. Ayan pala. Unahin muna natin itong kwan. Hindi kasi nasunod itong kwan natin itong ating slides Unahin natin yung external, yung mga benefits na salvation. I-distinguish natin yung salvation, yung nangyari kay Jesus Christ para sa atin. Yun ang salvation. Okay? Pagka sinampalatayan na natin yun, yun ang salvation. Substitutionary work of Jesus Christ, yun ang ating salvation. Kaya ako hindi na parusahan sa impyerno dahil naparusahan na si Jesus Christ. At ako'y bibigyan ng Diyos ng eternal life dahil sumunod ng perfectly si Jesus Christ para sa akin. Ha? Wala tayong kinalaman dyan sa ako na yan. Ang kinalaman lang natin, sinampalataya na natin kung ano yung ginawa ni Jesus Christ. Yun. Yun ang ating, kung baga sabihin natin, non-meritorious. Non-meritorious na act natin. Hindi po meritorious ang faith, right? Hindi tayo naliligtas dahil sa pananampalataya. Tayo ay naliligtas through faith. Instrument lang po ang pananampalataya, right? Ngayon, ang mga benefits po natin pagka tayo sumampalataya doon sa salvation events nangyari sa ating Panginoon, ito po yung mga benefits. Nandyan yung justification before God, aariin tayong matuwid. Isipin nyo, ibibilang tayong matuwid sa harap ng Diyos dahil yung ginawa ni Christ, ibinibilang na parang tayo ang gumawa. Dahil ginawa niya yun para sa atin. Right? At pagkatapos, right, tayo po'y patatawarin sa ating mga kasalanan. Ayan, forgiveness of sins. Tapos i-adapt pa tayo bilang mga anak ng Diyos. Yun ang adoption. At pagkatapos po, naipagkasundo rin tayo ng ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Naipagkasundo tayo. Bakit? Hinihingi ng hustisya ng Diyos na tayo po ay mamatay dahil sa ating kasalanan. Namatay ang ating Panginoon Jesucristo para sa atin. Therefore, reconciled tayo sa Diyos. And then, siyempre,
isama na natin yung election, dahil si Jesus Christ po ang elect. Pag kung anuman si Jesus Christ sa harap ng Diyos, yun po tayo. Right? Kung elect si Jesus Christ, elect na rin tayo. Nakikishare tayo sa anumang meron kay Jesus Christ. If Jesus Christ is righteous, therefore we are righteous. We share in His righteousness by faith. Right? Kung siya ay kwan, matwid sa harap ng Diyos. Matwid tayo sa harap ng Diyos. At kung siya ang elect ng Diyos, elect din tayo. Right? Ngayon, meron po mga internal benefits. Ito yung mga naranasan natin dito sa buhay natin. Yun ay external. Sa langit nangyayari yan, yung usapan na yan, right? Yung justification sa korte ng Diyos sa langit yan, yung forgiveness of sins, ang Diyos ang nagkuha niyan, pronounce sa atin. Yung adoption natin, right? External sa atin yan. Ito yung mga nangyayari ngayon sa atin. Unang-una, yung temporal life natin. Benefit natin yan. Benefit. Okay? Kaya tayo nagkaroon ng buhay na temporal dito sa lupa dahil namagitan na si Jesus Christ nung magkasala si Adan. Parang sinabi niya sa kanyang ama, sagot ko yan. Hayaan mong mabuhay. Right? Kaya po nagkaroon pa ng propagation of human life dito sa earth. Bagamat ang sabi ng Diyos, sa araw na kayo ay kumain niyan, ay walang pagsalang kayo'y mamamatay. Dahil kay Kristo. Right? Dahil ginarantiyan na tayo sa Diyos na siya na ang tutubos sa atin. Pinayaan ng Diyos na manatili o magpatuloy ang buhay ng tao. Temporal life natin, both physical at spiritual, ayan po ay benefit natin. Yung pananampalataya natin, faith. Yung pagkapanganak nating muli, na nakakaranas tayo ng pagbabago sa ating buhay, yan po ay benefit ng pagsampalataya natin sa ginawa ni Jesus Christ. Ibig sabihin, pagsampalataya natin sa salvation na nakay Kristo. Siyempre pa, nandyan yung pagpakabanal sa araw-araw na binibigay sa atin ng Diyos. Gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, naglilingkod tayo sa Diyos, and so on. At pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, itong katawang lupang itong namamatay, babaguhin na niya at hindi na, mawawalan na ng kamatayan. At itong corrupt na spirit na nasa atin, magiging incorruptible. Right? So, importante po na makita natin ito. Na yung mga nangyayari dito sa ating buhay na nararanasan natin, yan po ay benefits nung salvation na ginawa ni Jesus Christ 2,000 years ago. Kailangan bigyan natin ng pagkakaiba ito. Hindi tayo naliligtas dahil sa nangyayari dito sa atin. No. Naligtas tayo dahil dun sa nangyari sa ating Panginoon sa Kristo 2,000 years ago. Okay. So, pag-usapan naman natin ngayon sa bilang pagtatapos, ano yung danger naman? Danger, kung hindi po natin madidistinguish ito at hindi natin makukuha ang tamang ordo sa lutis. Ano ang danger sa atin yan? Well, malaki po ang danger niyan sa atin. Okay? Ang danger po niyan, ito. There are real dangers of not properly distinguishing between salvation and its benefits. Ang una, confusing the work of Christ for our salvation and the work of the Father and the Holy Spirit of applying the benefits of salvation. Ayan, magkakaroon ng confusion. Akala natin yung ginagawa ng banal na Espiritu sa buhay natin, yun ang salvation. Hindi. Alright? Kailangan maging malinaw po sa atin. Ha? Maging malinaw sa atin ang difference nung salvation na ginawa ni Jesus Christ at yung pag-apply ng salvation benefits ng Holy Spirit sa buhay natin. Magkaiba po yan. Okay? Huwag nating i-confuse yan. Otherwise, lalabas, pagka ang salvation ay dito ginagawa, may party ka sa salvation mo. Malinaw yan. Right? Kung dito ka nagawa, no matter how passive you are,
if salvation is being done in you, then you have a part in your salvation. Right? Kahit na ano pang kwan, naalala ko tuloy yung kwan eh. May nahuli. No? Sa Pampanga pa yata yun, nahuli na laboratorio ng kwan, ng shabu. Right? Nung mahuli, may factory pala ng kwan dun sa kwan na yun, eh hinuli pati yung may ari nung kwan, building at saka lupa. Ang sabi nung may-ari, sabi niya, ay naku, wala akong kinalaman dyan. Ha? Hindi ko, kwan, hindi ko alam. Pwede ba naman yun? Nasa kwan mo eh. Nasa puder mo. Ha? Kaya, pag sinabi mong kwan, dito ginagawa sa sarili, sa believer, and salvation, hindi mo pwedeng sabihin, wala akong party dyan. Right? Hindi mo pwedeng sabihin yan. Dito sa iyo ginagawa, no matter how passive you are, pagka dito ginawa, may party ka. Okay? So, huwag nating i-confuse yan. Making salvation a work done in the believer rather than in Christ, mako-confuse ka. Right? Ang mangyayari niyan, kahit na sabihin mo, salvation is by grace alone, man has no part, sa iyo ginagawa. Right? So, may party ka talaga. Ngayon, falling dito sa kwan po, falling into the error of salvation by works because eventually man has a part in salvation. If salvation is being done in man, then he has a part in it no matter how passive man is. Ayan. Pang-apat po na danger nito, shifting the focus from Christ to man, thereby falling into the deception of Satan. Alam niyo po, ang gusto ni Satan, mag-focus kayo sa sarili ninyo. Gawin tayong self-centered. Gawin tayong believer-centered. Yan po ang ang deception ni Satan. At pagka naniwala tayo na ang salvation ay ginagawa dito sa ating katauhan, nakapa na tayo, na-deceive na tayo. Mawawala na kay Christ ang focus mo. Bakit? dito ginagawa eh. Oh. Alam nga namang hindi ka mag-focus dito kung dito ginagawa ang salvation mo. Napakahalaga niyan. Kung dito talaga ginagawa ang salvation mo, dapat dito ka mag-focus. Magiging self-centered ka, magiging believer-centered ka, magiging man-centered ka. Hindi ka pwedeng maging Christ-centered kung ang salvation mo dito ginagawa sa iyo. Kailangan ang salvation mo ginawa na, tapos na. Kaya nga isinigaw na ng ating Panginoong Jesucristo, it is finished. Right? So, huwag na nating ipilit pa na ongoing pa ang work, right, ng salvation. Ang ongoing dito ay yung application ng benefits ng salvation. Yun ang ongoing. Hindi yung salvation mismo. Okay? Kaya, hopefully, naging malinaw itong pag-aaral natin ito. At harinawa na huwag po tayong padadala sa mga anti-gospel po na Ordo Salutis. Right? Ang Ordo Salutis talaga, ang order of salvation, sa gospel niyo matatagpuan. And you will only find in the gospel the life, death, and resurrection of Jesus Christ for our salvation. Right? Yan po ang gospel. Wala nang iba. Okay. So, purihin po ang Panginoon ngayon. Alam na natin kung ano yung tunay na Ordo Salutis, Order of Salvation. At ito po ay nakafocus lahat sa ating Panginoong Kristo, hindi sa believer. Huwag nating pagsamahin yung salvation na ginawa ni Jesus Christ at yung mga benefits nito at gawin nating rambulin na natin at sabihin natin, yung regeneration, part ng salvation yan. Yung sanctification, kasama yan sa salvation. Di kwan ka na. Masasama ka na doon sa salvation by works. Dahil, ano ba ang kwan? Ano ba ang ibig sabihin ng being born again? Anong ibig sabihin ng sanctification? Pagpapakabana. Di transformation ng buhay mo. Paano mo naman masasabi na nagtatransform ang buhay mo? Pagka nakakagawa ka ng mabubuting gawa.
Nagbago yung kwan mo, yung pananaw mo, nagbago yung kilos mo, right? Kung dati masungit ka, mabait ka na ngayon. Kung dati wala kang pasensya, ngayon pasensyoso ka na. Yan po ang kwan. Yan po ang dala ng kwan, regeneration at ng sanctification. Kaya kung kasama yan sa salvation, by works yan. Right? Napakalino po yan. Hindi po natin dapat na kwan, na pag-isipan pa yan. Right? At yung ating pong pag-aaral na ito sa knowing the real gospel, yan po ang magdadala sa atin ng wastong pangunawa sa salvation. Right? At marami po tayong pag-aaralan tungkol sa gospel at sa mga pangunawa natin sa iba pang areas po ng mga katotohanan. At harinawa, napatuloy tayong pagkalooban ng ating Panginoon ng panahon at kalayaang tulad nito para po may pagpatuloy natin ang ating pag-aaral sa mga banal na kasulatan, sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At lalo po natin siyang makilala bilang ating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Pagpalain po ng Diyos ang ating napag-aralan, tayo po ay magwawakas sa isang panlangin. Dakilang Diyos sa manaming banal na nasa mga kalangitan, maraming salamat po sa mga nagdaang sandali na amin pong nakita ang tunay na Ordo Salutis o Order of Salvation, ang mga events at pagkakasunod-sunod nito sa ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming napag-aralan ngayon. Harinawa, Panginoon, na maging malinaw sa amin ang mga bagay na ito upang ang unawa po namin ay maiwasto at maiakma sa ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo. Pagpalain niyo po mga nalalabing sandali namin ang pagsamba sa inyo, O Diyos, at patuloy po kaming ingatan sa kapayapaan. Pagpatawad ang aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.